Kadjo itong disciple. Usually kasi fine. Sa mga ranked games, diba, babe, hindi na masyadong binaban si Kadjo. Yes, actually, hindi siya ganang binaban. But let's see here, baka talaga strategy lang yun para ma-open yung mga heroes yeah, like Harith, Esmeralda, Lilia. Actually, Lilia, kahit open, madalas hindi pinipick. Siguro dahil madami pang mga players na hindi pa nakaka-master kay Lilia and hindi pa nila talaga alam kung paano nga ba gamitin ng maayos or ma-maximize yung kanyang skill set. Yes, that's true. And for the band of Disciple, we have Export. And also, they banned Harith. Ito na talaga. For me, kailangan na matanggal si Harith sa Mobile Legends. It's like 2% chance na ma-open yun. Yeah, but it's an unusual ban because we know that FINESSE is the first pick here in our game and pwede nilang first pick actually si Harith if na-open but sila pa mismo yung nag-ban. Yes, so I think they're gonna go for Lilia or Esmeralda rather. But it was your banned by the Disciple, so... What's the pick up? Sabi ni Mama ako mid. Oh, I think magpipick siya dito ng pang mid lane. Yeah, alam mo, sobrang the plan. Sobrang pick na talaga ngayon si Kimi ah. Yes, because na sa meta natin ngayon, the Leomar and also Gushion which is yung mga assassin natin, medyo pinababa. Oh, pinahina. Usually lahat talaga ng metas ngayon sa Mobile Legends, minsan may isang sa season na malakas lang yung mga mage. Ngayon, marksman, and now, sustain. Which is, it's a good thing kapag second pick ka, you can get two more meta heroes like Teryza and Grock. Napakagandang combination yan, diba? And also, Tamos dito because of, speaking of Tamos dito, Rhea only my love. Napakaganda dito ng mga names ng FINESSE style. So, we also proud. 150. 150 lang. Ah, 150. Yes, 150. 150. 150. So, eto na nga, guys. We're hovering. Sobrang precise sila sa mga gusto nilang heroes. We have here in Disciples. They got Gushion and Grock. This is a good combination for me in the mid lane. For sure, magme-mid dito si Gushion because he's the... for me, mid laner, sila ang humahawak talaga ng game. Like, if you're a good mid laner, maganda yung rotation mo talaga. Yes, lalo na sa mga professional teams, kailangan talaga ng magagaling ng mid laner because madalas, very fast lang yung mga nagiging games natin, like less than 10 minutes. And alam naman natin, with that time range, talaga yung malalakas dun is the mage type heroes. Yeah, the mage type heroes. Your team for is me, picking. The best din, god tier talaga si Gushion with his burst. But let's see here, kinounter na siya dito ni Sumiya, getting that true. But magandang ban dito for the side of Disciple. They know that Kufra is really a natural counter for that Gushion. So they banned that Kufra. And now they pick that Estes. It's a good pick Estes. But kasi madalas uso Rafaela plus Teryza. But let's see here. Teryza plus the Estes. So I think they're gonna get... FINESSE gonna get Rafaela. Rafaela here is good combination with Kimi. Walang uwian. Actually... And also, talaga mabilis to mag-push ng mga turrets because hindi niya kailangan mag-away. Tuloy-tuloy talaga yung pushing. Kahit, alam naman din Kimi, kahit very low HP, kaya nito magpagsabakan because nakakapag-basic attack siya or nakaka-attack siya while moving. So, kahit low HP siya, hindi siya madalas nahahabol. And kung humahabol pa sa kanya, yung madalas na mamatay. So, maganda din kasama yung Rafaela para talagang kahit very low HP na siya, matuloy-tuloy pa yung laban. Plus, may slow pa siya, diba? And stun, yung speed. Overall, si Jayhan, main niya dati si Rafaela. Kaya, favorite niya talaga. I-discuss yan. Favorite niya i-discuss niya si Rafaela. But looking back here onto the FINESSE side, and they got Guinevere. That's a good crowd control. But lineup wise, I'm gonna go for. I think I'm gonna go for the Disciple. I think it's kind of unusual yung picks nila, and I wanna see yung challenge na maibibigay since hindi na masyadong napipick dito si Claude. Pero efficient pa din siya kasi nga na nerf na dito yung kanyang BMI. Yes, I think kailangan natin tingnan dito is paano ba ma-utilize dito ng FINESSE Titans yung kanilang Rafaela plus the sustain na from the Tamos kasi ito talaga yung laging nasa meta ngayon yung two fighters plus Rafaela. But let's see kasi madalas ng mga nakiki
uso lang sa meta. Hindi pa nila masyadong alam kung paano Indonesia, gamitin. Indonesia yung Rafaela na meta, diba? But a quick rundown right here onto the red side. Disciples, we have Faker for Teresa, Curie for Grok, Kai to Kid for Gushan, Pain for Estes, and RNC for Claude. Yes, for the blue side, we have the Finesse Titans, 150 for Kimi. Rhea only my love for that time with Mia for Chu. Sabi ni Mama ako meet for Guinevere and Blanc for Rafaela. Kulit nung name niya eh. Sabi ng Mama ko meet. But another execution happened here is a first blood, and look at Blanc trying to kill Grok, and that would be a double kill for the side of Finesse Titans. Yeah, wow. But one nice execution strike by that Faker. Talagang hindi niya pinatakas kasi masyado na dumatapang yung Rafaela. And nangyari nga doon is naging assassin Rafaela, but siya din talaga yung napanish. Double kill. Kaya din yun ni Jian. Of course, very aggressive na ginawa dito. Pero look at that. Low HP here. Si Estes, now he's gonna be pinned down. And let's see kung kakayanin pa ba ni Sumia. Pero pinasok na dito ni Guinevere, and she's gonna finish the kill. Yeah, yun talaga yung maganda sa isang Guinevere, because she can easily dive into under the tower, tapos makakataka siya. And kahit very low HP, hindi siya magiging target ng tower because of yung kanyang clone nga. Yeah, that's true, because you know what? Yan ang ginamit ni Miss Jihan sa FSL. That's a maniac for her. Oh, naman. I'm really proud of you, Sadion. Pero look at here. Sword Spike activated. Pero nagbaburn dito yung Magic Worship. But then again, Sumia here got being gang raped. What a nice crowd control right over there. Violet Requiem to finish the game. And now SS here being gang raped again. And another kill for the Finesse Titan. And it's a 2-way exchange for one, pero hindi pa rin natatapos ang laban na to. Yes, it's not yet finished because we can see here Guinevere targeting that Claude. Oh my god, that Psycho Ball did the thing. And also, I think makaka-double kill pa siya dito with Grok dito. But let's... Wow. Oh, pinasok na nga dito, but that Psycho Ball didn't reach. But we have here that penalty zone by Teresa, and the Shadow Blade is longer. Hindi na kailangan dalawahin pa. Isa na lang actually, yun is patay na dito. And I think nag-overextend yung Guinevere that time. First time ko makakita na na-penalty zone din yung clone actually. Para napatitig ako, uy, grabe. Pero 150 here, just finished the turret onto the bottom lane. So she's just doing her job yeah, actually. Gumagawa na sarili yung pangarap. Akimi with jungle emblem, talaga ito yung job niya is to push turrets, yes. And talaga yung objectives, kasi alam naman natin, may additional 15% damage yung sa mga objectives. Oh yeah, 15% damage talaga. Pero look at that, hindi masyado na-save dito ni Blanc. But let's see the ultimate right now here for Pain. Walang masyadong casualties because they have to back out now. Because napakasakit, napaka-efficient ng heal dito ni Estes. But let's see here, Sumia here, trying to wave the dragon. Pinasok na dito ni Guinevere! What a nice violent requiem right over there! Everyone's low HP. Double kill for Guinevere, but killing spree for Grok. Grabe. Shutdown. Palitan lang. Sumia, talaga na po siya sa back lane para naman, kasi free hit sa Estes, kahit basic attack mo ngayon, minsan masakit. Oh, free hit lane, kailangan talaga unahin kasi ang isang Estes because of the heal talagang may sustain. Kasi yun tuloy-tuloy, unlike Rafaela na every second skill, mga siguro may 10 seconds pa before the heal, yun tuloy-tuloy yung kanyang first skill. Oo, yun lang yung mahirap, di ba, kay Estes, tuloy-tuloy. Pero si Rafaela dito, madami siya pang escape, but right now, what a nice flicker out by Sumia, but he's trying to micro right now. At nandito na ang buong barangay ng side ng Finesse Titans. Let's see, they're overextending actually. Yes, but we can see here on the bottom lane, one-on-one, ang mga fighter natin with Drizla and Tamus. And talaga nagpupush lang din yung Tamus para naman kapag-item siya. Dito na nga up na ang Bloodlust Axe for Rhea, only my love. Pero let's see here, 4 minutes of the clock. Kailangan from 5 minutes... Uy! 5 minutes, dapat may Demon Hunter Sword na dito si Claude. Yun talaga ang dapat niya mabuo dito. When you get the Demon Hunter Sword by 5 minutes, pwedeng may chance talaga na mataas ang winning chance niya dito. Pero look at that. They're tower diving na ang nangyayari. Yes, also pinasay na targeting that Claude para lang hindi makapag-island. But let's see here, penalty zone. But Guinevere on there, mukhang mamamatay na siya. And susunod na ba dito si Tamus? But let's see, 4 versus 2 lang trying to help Rhea, my loves. But yun nang mabilis sumakot dito. Sword Spike by that Gushan Kumonek. But let's see here,
kaya na sustain ni Tamus and Rafaela. Another basic though, whoa, what a nice heal. Let's, oi, di ko manag yung sword spike, sayang yun. And you know what, Blank here is really, really aggressive even though he's just a support. Yes, yun na nga dito, mukhang ayaw pa rin niya umuwi. But kaya to get targeting that Rafael, no damage by Rafael. Also, no heal, but let's see here, makakabawi na yada because of that to me, and that's a double kill. That was a nice bait actually. Nagpa-bait na lang dun si Rafaela. Okay, kill me now, but I guess we're gonna get this double kill. Yes. What a nice shun po yung Jutsundo for Cho. Mukhang maisusunod pa dito si Sumia. Let's see her figure with that 150. Grabe, tuloy-tuloy yung dash penalty zone. Pero hindi na nila kailangan mag-escape pa because nasa kanila yung advantage. Babe, napansin ko lang, hindi nila masyado pinapansin yung turtle, no? Pure aggression yung nangyayari dito, actually. And tower diving right now over here. Yuri, you're trying to zone out everyone. But then again, we have the dragon for Estes still alive, but now he's dead. Look at that Sumia. Yes, that Sumia is still alive. Grabe. With that shoot po talaga very low HP na siya. Dun. With that shoot po, nagkaroon na siya ng shield. Tapos nakapag-blink pa siya out dun sa clash na yun talaga. He's really doing good in this game. Unbelievable talaga. They're just spamming. And Gushin here trying to be aggressive. Talagang palag ng palag tong dalawang teams sa top. But then again, Grok here, kahit gano'ng kapakalaking bouncer, pwede ka pa rin mamatay. Yes, also I think Grok dito medyo delay na yung kanyang items. Alam naman natin, it's hard to be a frontline kapag wala kang item. Pag ikaw ay isang Grok, pala si her Estes, ako po, hindi na tumakbo pala yung hindi kaya yun. Napaluhot na lang dun si Mamshi, pero here comes the Guinevere Violet Requiem! Kakabuhay lang dito ni Gushin na matay na naman. Pero pinasok na dito, Way of the Dragon, not enough damage. But let's see what they're gonna do. Because secure dito, Wild Charge, grabe yun. Pero hindi pa rin talaga enough yung damage. They need to kill the minions para lang di mapush yung Mother Turret dito. It's only 7 minutes, 20 seconds. But let's see him kung tatapusin na ng laban. Pwede na silang mag-target lock in here. But let's see. Yung Claw talagang nakakapag-defend pa naman. But talagang bait lang yata yun dito kakabuhay. Ay, kakakuha lang niya ng Demon Hunter Sword so walang gaanong damage. But let's see. Target, here is that cushion talaga. And I think it's gonna be a tower lock right now. And diba? They're not mining it. But look at here. Guinevere trying to finish the game. And that would be on to the Finesse Titans. Yes, so talaga namang bagay na bagay dito. 7 minutes.